On, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa oras na ito na ibinigay niya upang minsan pa ay magbulay po tayo ng kanyang mga salita. Praise God. At buksan po natin ang muli ang ating devotion, daily devotion, sanggitan po ng isang panalangin. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa oras na ito. Pagpalain mo po ang araw na ito na kami ay sinamahan mong muli upang magkaroon ng panibagong kalakasan na nagmumula po sa iyo. Salamat po, aming buhay na Diyos. Ikaw lamang po ang maitaas at maluwalhati sa araw na ito at linisin mo po kami sa aming mga dagong pagkakasala at takpan kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo at ang iyong Holy Spirit lamang ang siyang aming maging gabay sa buong araw na ito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. At hayaan niyo po na buksan natin ang ating araw sa pamamagitan po ng awit na nagmumula sa ating puso para po sa ating Panginoon na tunay na karapat-dapat na purihin at sambahin ang ating buhay na Diyos. Sabayan po natin ang magandang awiting ito. Amen. Praise God. Wala akong ibang itataas kung hindi ikaw, Panginoon. Kung ibang sasambahin ng oras ko at panahon dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Dapat praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Salamat po sa napagandang awitin na tunay karapat-dapat ang ating Diyos na sambahin. Hallelujah. Praise God. Sa ating pong pagbubulayin mga kapatid,
ay basahin po natin ang ating teksto sa na matatagpuan sa Mark chapter 1 verse 40 to 42. Basahin ko po sa wikang Ingles. And a man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Verse 41, filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said, "be clean." Verse 42, immediately the leprosy left him and he was cured. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Purihin ang ating Panginoon. Minsan pa mga kapatid, sa talatang ito ay masasaksihan natin ang pagiging maawain, ang pagiging compassionate ng ating Panginoong Hesukristo. Nung siya po ay narito sa lupa at nagkatawang tao, naranasan po natin at nakapiling po ng tao kung sino po ang Diyos, kung ano po siya, at kung ano po ang kanyang damdamin, ang kanyang ugali. Na dahil siya ay Diyos, hindi po natin alam yon. Subalit nung siya po ay nagkatawang tao, nakapiling ng mga tao, ay nakilala po nila na ang ating Panginoong Diyos po ay isang Diyos na mahabagin, isang Diyos na maawain, isang Diyos na full of compassion. Paano po natin nalaman ito, mga kapatid? Basahin po muli natin yung ating talata. A man, sabi po sa verse 40, with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." So masaksihan po natin sa talatang ito na isang ketongin ay lumapit po at nagmakaawa sa ating Panginoon. At siya po marahil ay nagpatira pa o lumuhod at nagmakaawa sa ating Panginoon. Di na po natin na nakita yon, nabasa lamang po natin, subalit napipicture po natin kung paano po ang isang taong may sakit na nakakahawa at naghihintay na lamang ng kanyang oras ng kamatayan, at ito pong taong to ay wala po siyang social life sa mga tao sapagkat siya ay pinagdidirihan at siya po ay may sakit na nakakahawa, siya po ay nakabukod o pwede po nating sabihin naka-quarantine ang taong ito. At marahil sa buong buhay niya ay ganito po, hindi natin malaman, maaari sa pagkabata po niya nagkasakit na po siya nito at lumala po ito ng lumala. At nung nalaman po niya ang Panginoon ay naroon sa isang lugar na kanyang daraanan, o marahil na nalaman niya na ang Panginoong Yesus ay nandoon, o maaaring hinanap niya mismo ang ating Panginoon, at kung nung siya ay matagpuan niya, siya po ay nagmakaawa sa ating buhay na Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay ang bugtong na anak ng Diyos. At siya po ay nagmakaawa at ang sabi niya, "If you are willing, you can make me clean." Kung gugustuhin mo po, ako ay iyong mapapagaling. Wala pong question, mga kapatid, kung kaya ng ating Panginoon. Hindi po tinanong ng ketongi ito, kung kaya mo, Panginoon, mapapagaling mo ko, magagawa mo kung malinis. Hindi po yun ang tinanong ng ketongi na ito. Ang kanyang tinanong ay kung gustuhin mo, Panginoon, kung loloobin mo, ay gagaling ako. Kuminsan, mga kapatid, o kadalasan, ay naka-question natin, gusto kaya ng Panginoon? Hindi po natin nako-question kung kaya ng Panginoon. Dahil alam po natin, walang imposible sa Diyos. Subalit natatanong po natin, kalooban kaya ng Diyos na ako'y guminhawa sa aking karamdamang ito, sa aking pinagdadaanang ito, ay gugustuhin kaya ng Diyos na ako'y mapalaya dito at makaranas naman ng nakaginawahan at kalutasan sa aking mga problemang pinagdaraanan. Mga kapatid, wala na po sigurong bibigat sa problema ng ketongin na ito. Sino po ang maaaring ikumpara sa isang ketongin na naghihintay na lamang ng kanyang oras at wala pong lunas ang kanyang sakit ng mga panahong ito. At ang kanyang pag-asa ay nasa Diyos lamang. Tingnan po natin ang sagot ng ating Panginoon. Sa verse 41, "Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man.
I am willing, he said, be clean. Mga kapatid at mga minamahal, makita po natin dito na ating Panginoong Jesus na siyang image, exact image ng ating Diyos na Ama na nasa langit, ay ang kanyang bugtong na anak. Kaya kung ang ating Panginoong Jesus ay naranasan natin dito sa lupa at nakilala natin, ay ganun din ang kanyang Ama, ganun din ang ating Diyos. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay ang bugtong na anak ng Diyos. At kung ano po ang kanyang ugali at asal, ay yun po ang ugali at asal ng ating Diyos na nasa langit. At makakita po natin dito ng ating Panginoong Jesus, ang ating buhay na Diyos ay isang Diyos na punong-puno ng compassion, ng awa, ng habag at pag-ibig. At para ipakita ito, hindi lamang po ito damdamin, mga kapatid, kundi ito po ay isang aksyon. Ito po ay isang pagkilos. Pag ang Diyos ay naawa, siya po ay kumikilos, mga kapatid. At ang Panginoon ay kumilos, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan po ang isang tao na hindi po dapat tahawakan dahil sa kanyang sakit, na ipinagbabawal po sa batas ng mga Hudyo na lumapit at lalo na po kung nahahawakan ang isang taong may sakit na ketongin. Dahil ito po ay marumi sa batas ng mga Hudyo. Subalit ang Panginoon ay hinawakan po niya ang taong ito at sa kanyang sinabi, I am willing, he said, be clean. Ang ating Panginoon sa anumang ating kalagayan sa buhay, pinagdadaanan, ay kaya pong yakapin tayo ng ating Panginoon, hawakan ng ating Panginoon at sabihin sa atin, anak, kalooban ko at gusto kong guminhawa ka sa kalagayan mong yan at ikaw ay gumaling at malutas ang iyong mga problema at magkaroon ng kapayapaan. I am willing, he said, be clean. Gusto po ito, kalooban po ito ng Diyos na tayo ay guminhawa sa ating pinagdaraanan, ano man to, karamdaman man ito, suliranin man ito, problema man ito, ay makakaraos po tayo sa tulong ng ating Panginoon, sa hipo ng ating Panginoon. Dahil po sa kanyang awa, tayo po ay tutugunin ng ating Panginoon. Lumapit lamang po tayo sa ating Panginoon. At ano po ang nangyari, mga kapatid? Kung tayo po ilalapit sa ating Panginoon at kakaawaan naman po tayo ng ating Panginoon at tayo po ihahawakan ng kanyang mapagpalang kamay at kikilos po ang Diyos dahil sa kanyang awa sa atin, ay immediately the leprosy left him and he was cured. Wala na po sigurong ihigit sa kalagayan na sabihin natin, mas masama pa ang kalagayan ko sa etongi na yan. Siguro wala pong magsasabi sa atin. Kung meron man ay wala pong problema, kakaawaan pa rin po tayo ng Diyos. Kaya nga po ang kasabihan, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Sa akin pong palagay ay hindi po epektibo sa mga talatang ito. Sapagkat sa talatang itong nabasa natin, napatunayan natin, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos pa rin ang gawa. At siya pa rin ang humipo at kumilos at nag-abot ng kanyang kamay at nagpagaling sa ketonging ito. Dahil ito po ang kanyang kalooban, nais po niya tayong tulungan. At nasa Diyos po ang awa, nasa Diyos din po ang gawa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Lumapit po tayo sa ating buhay na Diyos o aming Amang Diyos na nasa langit. Salamat po ng marami dahil kinaawaan mo po kami. Kaawaan mo po ang mga anak mo nakikinig sa oras na ito. Tugunin mo po ang kanilang mga problema. Suliranin anuman po ito. Karamdaman man ito, sakit man ito, problema man ito sa kanilang pamilya. Pangangailangan man ito sa material. Tulungan mo po sila. May minimiti silang trabaho, negosyo na maging matagumpay, pagpalain mo po sila, o aming Amang Diyos sa langit. At ibigay mo po sa kanila ang awa na kanila na iyo pong ibinigay sa ketongin na ito. Salamat po aming Amang Diyos sa langit, sapagkat alam namin ikaw ay maawaing Diyos. At hipuin mo po ang mga tao na nakikinig. Kasama na po ang iyong lingkod. Salamat po aming Amang Diyos sa langit. Pinupuri ka namin at niluluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa isang Diyos na mahabagin. Amen. Praise God. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at sa ating pangwakas,
ay damhin po natin ang awitin ito na kahit kailan ang Diyos ay hindi po nagkulang sa atin. Praise God. Hallelujah. Tahimik ang langit matapos umulan, at para bang ang buhay ay walang kahulugan, tuwin ay matamlay kapos ako. Kahit gaano man pigilin, masakit man sa damdamin, tulong ng langit kahit tahimik hinihintay. Sa isang saglit nawawaglit lungkot ala ay naiwan ka sa hirap na walang karamay sa iyong buhay. Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Tulong ng langit kahit tahimik hinihintay, sa isang saglit nawawaglit lungkot at lumbay, nagkulang man ngayon biyaya'y darating sa tamang panahon. Ang Panginoon, minsan ba sa alaala ay naiwan ka sa hirap na walang karamay sa iyong buhay? Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Kailan na muli at kinalimutan? Kailan na naghoy sa buhay na nag-iisa? Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Minsan ba sa alaala ay naiwan ka sa hirap na walang karamay sa iyong buhay? Kailan ba nagkulang ang Panginoon?
Praise God. Purihin ang Panginoon. Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Hindi po nagkukulang ang ating Panginoon. Dahil siya ay punong-puno ng awa at habag. Purihin po ang ating Diyos. Maraming po salamat, mga kapatid, sa inyong pakinig. Pagpalain po ng ating ang poong may kapal, ng ating Amang Diyos sa langit, ng ating Panginoong Jesucristo. At patnubayan po tayo ng Holy Spirit sa buong araw na ito. God bless you po, mga kapatid. Praise God.